Super proud na yon ang buong family ni Matteo Guidicelli dahil sa wakas ay natapos din ito ang training for VIPPC Presidential Security Group. Hindi lamang iyon mismong ang popstar Roy Otey ang naglagay ng pin ni Matteo. Alam naman nating lahat kung gaano ka very supportive si Sara kay Matteo mula pa noon hanggang ngayon, lalo na ang pagpasok nito pagiging army at the same time as PSG na rin. Worth naman ang mga pagsisikap ni Matteo dahil sa wakas ay natapos din niya ito. Si Matteo Guidicelli ay gumawa ng kasaysayan bilang unang celebrity reservist na sasailalim sa Presidential Security Group training course ngayong buwan. Ayon sa opisyal na Facebook page ng PSG, ang uri ng pagsasanay na tinanggap ni Matteo ay, ang VIPPC o VIP Protection Course ay isang highly specialized professional service course na inaalok sa mga PSG troopers na nakatuon upang matiyak ang 360 degree na proteksyon ng presidente, ang kanyang agaran pamilya, gayon din ang mga bumibisitang pinuno ng estado o pamahalaan. Matatandaang ang actor-singer na si Matteo Guidicelli ay nagtapos noon mula sa kanyang isang buwang pagsasanay bilang isang army reservist, na naging dahilan upang siya ang unang sibilyan at tanyag na tao na nakatapos ng mahirap na kurso kasama ang isa sa mga piling puwersa ng Army. Siya din ay nagtapos sa tuktok ng klase na binubuo ng 97 iba pang mga kadit, na karamihan ay binubuo ng mga kadit ng Philippine Military Academy. Nakatanggap din siya ng mga espesyal na pagsipi. "It's an incredible experience na nothing can compare," Matteo said. "Yung skill set na natutunan ko dito, iba eh. Hindi mo matutunan kahit saan." Malayo sa glitz at glamour ng show business, si Matteo ay nalubog sa loob ng 30 araw sa hirap ng pagsasanay para maging isang sundalo, partikular na isang scout ranger, kung saan ang pagsasanay ay kabilang sa pinakamahirap sa armed forces. Napakahirap na walang ibang sibilyan, lalo na ang isang celebrity, na dumaan sa kursong Scout Ranger Orientation. Sinabi noon ni Matteo na umiiyak siya araw-araw at halos huminto sa unang 4 na araw ng kanyang pagsasanay. Sinabi ni Second Lieutenant Philip Renier Calago na may mga pagkakataong naputol ang kanilang mga sesyon ng pagsasanay dahil binigyan ng espesyal na tagubilin si Matteo. Para kay Cadet Second Class Daryl Briggs Colita, mas nakakuha ng atensyon si Matteo kaysa mga kadit. "Tinitingnan siya palagi, 'Hoy, ayusin mo pag-execute mo ng ano. Kasi nga, artista, maraming mata yung nakatingin sa kanya," Colita said. Gayunpaman, sinabi ni Matteo na ang pagsasanay kasama ang mga sundalo sa totoong buhay ay parehong nakakapagpabukas ng mata at nakakapagpakumbaba na karanasan. "Naniniwala ako na na-challenge ako. Siyempre hindi ako sundalo, isa akong celebrity. Also, I'm sure they treated me with a bigger smile, but at the end of the day pinaghirapan nila ako," he said. Isa si Matteo na sumasali na ngayon sa libu-libong mga reservist na handang pakilyusin sa serbisyo anumang oras, lalo na sa panahon ng mga emerhensya at digmaan.